pa lang ay talagang nagbiyahe na kami para dumalo sa aming taunang retreat. Yes! Nandito kami sa aming retreat house. Kaya naman, maaga rin kami nakarating sa aming retreat house para makapagpahinga at makapaglibot-libot at nakamamanga ang kagandahan ng paligid tanawin at ng facilities ng retreat house. May mga masasarap na pagkain at syempre may lugar na dalanginan na napakainam para sa paninilay at pagdarasal. Father Paul, pinagtagpo pero hindi tinadhana. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Isa sa mahalagang sangkap ng buhay ng pari ay ang panalangin. Ang pananalangin ay buhay. Ito ang nagbibigay sigla sa bukasyon ng pagkapari. Sa panalangin ng mahal na ina, ang panalangin ng pari ay niyahatid sa paanan ng Diyos. Bawat panalangin sa pagdilat ng mata sa umaga ay tunay na nagpapasigla sa pakikipagkaibigan, sa paglilingkod at sa masayang pagsasamahan. Kami ay magsisimba, maglilisa. At ang manalamisa ang siyang pinaka-importanteng dasal ng isang pari para sa sarili at para sa bayan ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Tunay nga na kamangha-mangha ang magandang tanawin dito sa aming retreat house. May maganda at mabulaklak na hardin at kaaya-ayang tanawin. Subalit wala nang hihigit na maganda ang makita ang mga magkakapatid na pari ng may magandang samahan, pagkakaibigan at pagkakaisa kay Kristo. At ang lalim ng tunay na buhay pananampalataya ay namamalas sa magandang samahan, pagkakaibigan, at pagtanggap sa isa't isa sa kabila ng kahinaan, pagkukulang, at karupuhan.
Ganyan pa man, ang pananampalataya ay biyaya ng Diyos na siyang may kakayahan na humipo sa awa at habag ng Diyos, na siyang nagpupuno ng aming kakulangan at mga kahinaan. Sa pananampalataya, doon dumadaloy ang kagalakang dulot ng Diyos sa aming pagkapari, sa paglilingkod, at sa kagalakan ng sambayan ng aming pinaglilingkuran. Yung beyond being just a priesthood devotee, being just a sacramentum, or being just a sacramental, but just being a friend. Kaya po, yung pagpapahalaga natin sa kapatid na panay, napalalakas din po ng gantong sama-sama. Mula pa po ng Lunes, kagabi, hanggang ngayong umaga. Kapag hindi natin pinahalagahan yung kapatid na panay, ano na halaga niya sa iyo? Paano natin susukatin yung mahalaga ka sa akin eh? Paano niyo po susukatin yung pagpapahalaga sa kapatid na bali kapag di natin siya pinahalagahan? Pahalagahan natin siya muna sa pananalangin natin. Pag di na po natin kaya ang pagdasal ng kapatid na bali, gumagawa ng masama, gumawa ng masama sa'yo, nakasama sa akin, ayaw po. Hindi ba? Yung sabihin, questionin na rin natin sa sarili ng integridad sa paniging pali ko. Hindi natin masabit yung pangalan niya sa manang bisyo.
from among us and send them out to proclaim your word and to act in your name. For so great a gift to your church, we give you praise and thanksgiving. We ask you to fill them with the fire of your love, that their ministry may be used in your presence in the church. Since they are earthen vessels, we pray that your power shine out through their weakness. In their afflictions, let them never be crushed. In their doubts, never be dismayed. In temptation, never be destroyed. In persecution, never be abandoned. Inspire them through your prayer to live each day the mystery of your dying and rising. In times of weakness, send them your spirit. Help them to praise your heavenly Father and pray for full sinners. By the same Holy Spirit, put your word in their lips and your love in their hearts, to bring good news to the poor and healing to the brokenhearted. And may the gift of Mary, your mother, to the disciple whom you love, be your great gift for them of peace. Grant that she who formed you in her human image, you formed them in your divine image, by the power of your spirit, to the glory of God Father. Amen. O Mary, conceived without sin, when you are as well.